ko na siguro. Kung itutuloy ni Pangulong Rodrigo Duterte ang balak na tumakbo sa pagka-vice-presidente sa halalan 2022, isa ang election lawyer at isang bayan convener attorney Howard Calleja sa maaring manguna na ipadisqualify siya sa Commission on Elections. Pinaninindigan ni Calleja na base sa letter and intent ng konstitusyon, hindi pwedeng tumakbo ang isang dating presidente para sa posisyon ng vice-presidente at maaring umupo uli bilang presidente. Siguro in one petition, mas maganda na i-file po yon. At I'll be more than happy to join or to lead any group that would challenge the same, no? At the proper time. Pero naniniwalang law professor na si Attorney Irene Joan Aguila at election lawyer na si Attorney Romulo Makalintal na pinapayagan ng mga may akda ng konstitusyon na tumakbo ang isang pangulo sa pagkapangalawang pangulo. Among the commissioners, they actually clarified. So if ibig sabihin, if the president runs for VP, pwede siyang maging presidente at some point. And that was clarified in the con deliberations. Eh, hindi siya maaaring pagbawalan o walang legal na balakid para siya tumakbo bilang vice-presidente ng ating bansa. Ang ipinagbabawal ay kung siya ay tatakbo muli sa pagkapangulo. Pero sabi rin nila, kahit hindi ito pinagbabawal ng konstitusyon, hindi sa lahat ng pagkakataon na ang legal ay siya ring tama. If we were not to think about the personalities, I think you shouldn't. Because one, there is the right to be voted, but there's also the right to be able to run. And then we want to expand the democratic space. Maaring ang may karapatan siyang tumakbo, pero hindi naman ibig sabihin eh, tamang-tama yun. Kasi para sa akin, ito ay isang parang pagpapakita na mahina ang kanilang political party, ang PDP laban. Dahil sa wala na ba silang makuhang ibang kandidato. And Vice Mayors. Nito lang Sabado sa pulong ng PDP laban, inulit ng Pangulo ang plano niyang pagtakbo. Pangontraan niya sa napipintong kasong isasampa umano ni na dating Senador Antonio Trillanes at dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Trillanes and itong si Carpio and his ilk panay ang takot sa akin na madimanda ako. Sabi ng batas na kung presidente ka, vice-presidente ka, may immunity ka. Adi, itatakbo na lang ako ng vice-presidente. Naniniwala naman si dating University of the Philippines College of Law Dean Pacifico Agabin na hindi seryoso ang pangulo nang sabihin ito. Umaayon siya sa posisyon ng iba pang abogado na hindi immune o ligtas sa mga kaso ang pangalawang pangulo. Palagay ko nagbibiro lang siya nung sinabi niyang gusto niyang tumakbong bise upang immune siya from suit. Kaya abogado rin siya eh. Alam niya na wala naman legal or constitutional basis yung position niya na ganun. Ang immunity from suit is only for the president. Wala hong immunity from suit ang vice president. Maging si Justice Secretary Menardo Guevara, naniniwalang hindi immune ang pangalawang pangulo. Ito ang posisyon niya nang sampahan si Vice President Lenny Robredo ng sedition charges kaugnay ng mga alegasyon ni Alias Bicoy noong 2019. Hindi anya nagbabago ang kanyang opinyon. Pero nilinaw ni Guevara na hindi siya nagkokomento sa sinabi ng Pangulo. Itinuturing niya itong isang political statement at hindi usaping legal. Para sa tagapagsalita ng Pangulo na si Secretary Harry Roque, maaaring naghahamon lang ang Pangulo. Let's just say perhaps this is an opportunity to provoke jurisprudence. Sa gitna ng diskusyon kung dapat nga bang tumakbo si Pangulong Duterte, sige pa rin ang pamimilit sa kanya mula naman ngayon sa mga gobernador na miyembro ng iba-ibang partido. Anila, makakatulong siya bilang vice-presidente na maituloy ang mga programa kontra COVID-19 at iba pang programang kanyang nasimulan. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.